Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, we will solve one problem tungkol sa civil service. So nanggaling ang question na ito sa aming GC tungkol sa civil service. Ayan, so bago pa lang lahat, kung meron kayong math question or gusto nyo lang ng free reviewer, so punta po kayo sa aking FB group na minamanage. Ito po ang aking FB group na minamanage. Ayan, Civil Service Exam / Let Review for Mathematics. So may mga reviewer po dyan sa files. Tapos may mga Google Forms din po tayo. Pwede nyo pong i-download to yung mga nasa files. Then may mga Google Forms tayo dito sa featured. So may mga Google Forms tayo dyan, makapag-practice kayo. So tapos ang aking YouTube. So itong aking YouTube, GTR Math Tutorial. So marami na po tayong videos tungkol sa civil service tsaka sa mga let. So yan, meron tayong mga, ito yung mga playlist ko. So medyo marami na. Yung mga tungkol sa civil service, dito ko nilagay sa, dito sa word problem set. Meron tayong 13 dyan na videos. Bawat isa ay at least 10 items. So pag pinanood nyo lahat yan, ay sigurado makakasagot na kayo ng marami sa civil service. So sa let, marami din tayo dyan. Meron yan, set of let reviewers. Ayan, sa bawat mga subject, marami na tayo. Tapos lahat ng mga ina-upload ko na videos tungkol sa civil service or sa let, ayan, nandito sa playlist na let / civil service reviewer in math. So ayan, makikita nyo, meron tayong 88 na videos na dyan. Tapos yung iba, mga yan, let math major shift. Ayan, so balikan na natin ang ating problem. So meron din nga pala akong page, FB page, GTR Math Tutorial din. Okay, so balikan na natin ang ating problem. Okay, so a watch which gains uniformly is 2 minutes low at noon on Monday and is 4 minutes 48 seconds fast at 2 p.m. on the following Monday. When was it correct? So A, 2 p.m. on Tuesday, B, 2 p.m. on Wednesday, C, 3 p.m. on Thursday, and letter D, 1 p.m. on Friday. So ang problem na ito ay simpleng ano lang ito, ratio and proportion problem lang ito. Okay, so isolve natin. Explain natin mabuti. Watch which gains uniformly is 2 minutes low. Ayan. So 2 minutes low at noon on Monday. So nag-start tayo at noon on Monday, so 12. 12 noon on Monday. So 12 noon on Monday, 2 minutes low siya. So ibig sabihin, 2 minutes late. Okay, so 2 minutes late siya ng 12 noon on Monday. And next is 4 minutes 48 seconds naman siya fast at 2 p.m. on the following Monday. So 2 p.m. on 2 p.m. next Monday. Next Monday, siya naman ay 4 minutes and then 48 seconds advance naman siya. Okay, so advance na siya ng 4 minutes 48 seconds. So ang question, when was it correct? So okay, so ang problem na ito ay simpleng ratio and proportion lang ito. Pwede tayong gumamit ng ratio and proportion dito. So bilangin lang natin kung ilang oras ba itong na-cover na ito. 12 noon Monday hanggang 2 p.m. next Monday. So therefore, meron tayong Monday to Monday. So that is 7 days. So bilangin lang natin, 7 days and then nag-start tayo ng 12 noon tapos 2 p.m. It is 7 days and 2 hours siya. Okay, so bilangin lang natin, 7 days and 2 hours. So i-convert natin sa hours dahil may sobra kasing 2 hours eh. So we have 24 hours sa 7 days. So multiply lang natin to para ma-convert natin ng oras. So 7 times 4, we have 28. 7 times 2, 14 plus 2. So 168 plus 2 hours. So therefore, meron tayong 170 hours. Okay? So 170 hours, so gamitin natin ratio and proportion. Sa 170 hours, yung sobra niya, ito yung total na advance yung orasan, yung watch.
So yung watch advance siya. So 170 hours, so yung Monday to Monday, 12 noon to 2 p.m., bali, nakagain yung orasan ng 2 minutes, tsaka plus 4 minutes, 48 seconds. So itotal natin ito, 2 minutes plus 4 minutes, so that is equal to 6 minutes and 48 seconds. So convert na lang natin sa seconds. Pwede namang minutes nyo i-convert, pwede namang seconds. So, pero ako, mas madali sa seconds na lang para wala tayong fraction. So yung 6 minutes, convert natin sa seconds. So sa 1 minute, meron tayong 60 seconds. So i-multiply lang natin. 6 times 60, so that is 336, no? Tapos 360. So 360 plus 48, so that is equal to 408. Okay, so therefore, 408 seconds ang nagiging advance ng 408 seconds yung watch sa loob ng 170 hours. So ang tanong, when was it correct? So sa 170 hours, 408 seconds yung naging advance niya kumpara dun sa umpisa, dun sa pinaka-umpisa. So gamitan muna natin ng ratio and proportion. I-solve natin yung kada isang oras. So 1 hour, ilan yung seconds na ma-advance nung orasan, magagain nung oras dahil hindi nga tama yung oras niya, mabilis. Mabilis yung oras niya kumpara sa karaniwan. So lagyan natin to ng x. I-compute muna natin sa 1 hour. Pero pwede na nating idiretso 170 hours, so sa kasi 2 minutes late ito eh. So kailangan yung magiging advance niya ay 2 minutes para magtama na siya, para tumama kasi late siya ng 2 minutes. So kailangan mag-advance siya ng 2 minutes para maging tama na yung oras niya. So pero para mas madali, compute na muna natin yung 1 hour. So 408 seconds sa 170 hours. So i-divide lang natin ito. So divide lang natin 'yan. So therefore we have 408 divided by 170. Divide lang natin, 408 divided by 170. So 340, no, pinakamalapit. So 2 times 170, so that is 340. Subtract, so we have 8. 40 minus 34, 6. So add tayo ng isang 0. Ayan, decimal. Okay, so parang eksakto na ito. 668 divided by 17. So that is 2 34, 68. So eksakto na, 2.4. So 680, 0. So therefore, sa isang oras, sa 1 hour, ang nagagain nung orasan dahil mabilis nga yung ikot niya ay sobra ng 2.4 seconds yung kada isang oras. Dahil mabilis nga yung takbo ng orasan. So advance na siya ng 2.4 seconds kada isang oras. So ngayon, para tumama siya, kasi 2 minutes late siya. 2 minutes late. So para tumama siya, isosolve naman natin ilang oras para siya maging 2 minutes late. So syempre, para tumama, magiging 2 minutes advance naman dapat yon. So isosolve natin yung 2 minutes sa seconds. So 2.4 seconds. So 1 minute ay 60 seconds. So ito ay magiging 120 seconds. So compute lang natin itong x. Oh, pwede nating ibang letter naman ang gawin natin kasi may x na tayo dito sa kanina. So palitan natin. So gawin naman natin n. Ayan. So n naman para maiba. So solve lang natin itong n. So solve lang natin yung n. Yun na yung magiging answer natin. Kung ilang oras. So pag ratio and proportion, cross multiply lang yan. Tanggalin na natin yung mga units. Ang unit nito automatic ay hour. Dahil itong dalawa ay seconds, itong ilalim ay hour. So cross multiply 2.4 times n. So that is 2.4n is equal to 1 hour times 120. So we have 120 seconds. So divide both sides by 2.4. Divide both sides by 2.4 cancel. So therefore, n is equal to, so divide natin dito, 120 divided by 2.4. So in 2.4, gawin natin whole number. So pag ginawa, gawin natin 24, itong 120, nag-move lang tayo ng isang 0 dito. Tapos may decimal dito, move tayo. So magiging 1,200 divided by 24. So eksakto yan, 120 divided by 24, that is 5. So 120
subtract. So yung 0, kopyahin lang natin yan, ilagay dito. So therefore, 50 hours, 50 hours ang answer natin. Bibilangin natin yung 50 hours simula sa 12 noon on Monday. So sa 12 noon Monday, bilang tayo ng 50 hours. Okay, so 12 noon Monday. Tapos 50 hours eh, no? So sa isang araw meron tayong 24. So ibig sabihin, sa 12 noon dadaan ng 12 noon Tuesday, so that is 24 hours. And then 12 noon Wednesday, so another 24 hours. So kulang na lang tayo ng 2 hours. So 2 hours na lang, edi plus 2 tayo dito sa 12 noon, so magiging 2 p.m. Wednesday. So ang sagot natin ay 2 p.m. Wednesday, which is letter B. Okay, so answer natin 2 p.m. Wednesday. So ratio and proportion lang ang ginamit natin para masagutan ang problem na ito. So I hope nagustuhan nyo ang aking explanation. So thank you for watching. God bless and bye-bye. Good luck sa mga nagre-review para sa civil service.